Eh, mo yung sabon, oh. Amain mo. Ano ba yan? Ano ba tong laba mo? Ang baho-baho, amoy kulob. Ha? Eh, baka kulang sa sabon. Konti na lang kasi yung sabon natin dito, eh. Dapat inaayos mo yung pagsasabon ng damit. Pigain mo muna ng todo bago mo isang paisa araw. Ilang beses ko na ba sinabi sa'yo yun? Hindi pa rin magets? Makulimlim kasi, tsaka umulan kahapon, eh. Kahit na. Dapat pinipigatan ng maayos para hindi bumaho. Lalo na tong uniform ko, oh. Naarahayang suotin to bukas, oh. Ang baho! Akin na, ulitin ko na lang. Doble-doble pag-gasto sa sabon, pati sa tubig. Yan ang nga lang gagawin, di pa maayos. Sorry na, nagtitipid lang din naman kasi ako. Ayusin mo kasi, huwag mo hayaan tumulo lang. Pigain mong mabuti yan, ha? Gutom na ako. Uy, may ulam pa. Ha, makakain na nga. Ano na naman to? Bakit may bula tong pinggan? Hindi mo nahugasan na maayos. Anong may bula? Eh, yung pagkakahugas mo ng pinggan, hindi nga maayos eh. May bula pa eh. Anong gusto mo? Maglasang sabon yung mga ulam? Eh, binanlawan ko naman ng maayos yan, ah. Binanlawan? Eh, may bula pa. Eh, ano? Ay, kaya naman pala eh. Sabong pan na ba itong ginamit yung panghugas ng pinggan eh? Ano ba naman yan? Eh, nagtitipid lang naman ako. Tsaka, inugasan ko naman to ng mabuti. Eh, amoy sabon, oh. Amayin mo. Ano ba yan? Palpak na nga sa paglalaba, pati sa paghugas ng pinggan, palpak pa rin. Nawala na ako ng gana. Ano nangyari dito sa cellphone ko? Pinakialaman mo ba to? Eh, may napindot yata ako. Ano ba yan? Nakikialam ka na naman eh. Hindi ka nga marunong nito eh. Eh, kasi gusto ko lang naman mapanood yung mga pinapanood nila dun sa tindahan. Alam mo, kailangan ng internet doon. Tsaka kailangan mo ng load para makapanood nun. Ano ba yan? Mga ginagawa ko, puro palpak na lang lagi. Ilang beses ko na sinabi sa'yo, hindi ka nakakaintindi. Palibasa kasi wala kang pinag-aralan, kaya wala kang kaalam-alam eh. Alam mo, kahit hindi ako nakapag-aral, pinagsisilbihan naman kita. Alam mo, kung walang nag-aasikaso sa'yo, kung wala ako dito, hindi ka magiging ganyan. Hindi ko na nga maasikaso yung sarili ko, kakaasikaso ko sa'yo. Kahit hindi ako nakapag-aral, marunong akong magpakatao. Asawa ba o katulong ang turing mo sa akin? Kasi kung ganito lang, humanap ka na lang ng ibang gagamitin mo. Hindi yung ginaganito mo ko, hindi ko na matiis eh. Hindi naman sa ganon. Gusto ko lang naman maayos sa mga bagay-bagay, kahit na maliit tong bahay natin. Tinuturuan lang naman kita. Pero ayusin mo sana yung pagtuturo mo sa akin. Hindi yung iniinsulto mo ko. Tsaka, lahat ng gagawin ko, mali sa'yo. Sorry. Pagod lang naman kasi ako palagi. Hindi ko naman alam na nasasaktan ka. Simula ngayon, naayusin ko na yung pagsasalita sa'yo. Sana hindi ka magbago sa akin. Sorry. Kung mahal mo ang asawa mo, kahit ano pa ang kanyang pagkatao, dapat irespeto mo. Dahil kahit anong mangyari, hanggang sa dulo, siya pa rin ang susuporta sa'yo. Sa mga nanonood ngayon, i-comment nyo lang sa baba kung ano pa ang inyong mga tips at may papayo sa may mga problema sa relasyon. At malaking tulong na rin po sa amin kapag shinare nyo ang video na to. Ako po si Sir Rex, maraming salamat at kita-kits sa next video. Rexians, a-peace!